Tayong mga Pilipino, magaganang kumain. Pero paano kung ang kasabay nating kumain, eh hindi ka aya-aya sa paningin? Gaganahan ka pa kaya? Ngayong gabi, sasamahan tayo ng ating kasabwat na magpapanggap bilang basurero. At ang dalawang ito naman, eh mga maton na tataboy sa kanya mula sa mga karinderya. Ang eksena, kumakain ang magkaibigang lalaki nang biglang pumasok ang basurero. Pagka-order, papaalisin ng mga lalaki ang basurero. Pwede na lang kayo kumain sa iba. Ay, sige na, tayo. Salamat ka na yan, tayo. Ang baho eh. Nakain pa ako, sir. Nagugutom lang ako, sir. May magtatanggol o tutulong kaya sa pulubi? Sa isang kainan dito sa Quezon City kami umeksena. Una naming target ang lalaking nakadilaw na ito. Pero ang cook ng kainan, hindi pala na-inform ng may-ari tungkol sa aming eksperimento. Ayan, ang baho dito. Ayan ba? Ayan ba? Silog, sir. 60 pesos. Pera naman ako. Nakakawala naman ng gato. Naku, miss, huwag niyo po siyang paalisin. May pera naman po ang pulubi. Isa pang chance, please. Ay, salamat naman, miss. Akala namin ay paalisin mo na siya. Dalawang inisip ko nga, ma'am eh. Sino ang susundin ko, ang customer namin o yung pulubi? Customer pa rin siya. Kaso lang yung sinabi ko na nga, pwede siya kumain doon na lang sa labas. Parang nagkonsensya rin ako yung sinasabi kong ganyan, ma'am. Salamat naman at nanaig pa rin po ang mabuti niyong puso. Balikan naman natin ang original target, ang lalaking nakadilaw. Ubus ka na nga doon, ang baho mo eh. Ay, may dalawang bacteria yan. Kahit ako. Mapapansin, patingin-tingin ang ating target. Tila tinatansya ang sitwasyon. Doon ka na kumain, di na rito. Ano? Doon ka na lang kumain manong sa labas. Kumain manong sa labas. Hindi naman yung bagay. Hindi kasi ba ang baho eh. Baka nga, may patuloy sa dulo. Naamoy na namin. Naamoy namin, brad. Hindi ako nga, hindi. Kainap niyo pa yung nangangamak yung tao eh. Yan ba ako kayaman? Hindi kasi, naamoy namin eh. Allergic kami sa mabaho eh. Allergic pa lang kayo, pati lang kayo kakain dito. Ngayon na ba kayo ha? Napalis lang namin para kasi para masarap din yung kain mo. Bakit? Pwede naman ako kumain ha? Hindi naman ako maarte. Kain na pa yan eh. Oops! Naku sir! Kalma lang po. Smile na po kayo sa camera at peace na po tayo. Maraming salamat po sa concern nyo para sa talent naming basurero. Na-irita na ako na parang kain na pa to. Parang handa na akong iyan eh. Handa na akong mapagsuntukan pa sa tao eh. Okay lang naman na kumain yung tao doon na kahit ganun naman ah. Kumbaga pakikisama, ganun lang. Meron tayo laging sympathy sa isang taong alam natin nangangailangan. Kaya lang, nagkakaiba-iba tayo kung paano natin tutulungan, depende sa capacity nating tumulong. Pasensya na po, sir, ha, kung uminit ang ulo nyo sa aming social experiment. Pero masaya po kaming malaman na may mga taong kagaya nyo na willing ipagtanggol ang mga naagrabyado. Ang next nating target, ang babaeng ito na parang naiinis na rin sa mga kasabwat nating maton. Sa videong ito, makikitang binilhan ng babae ang basurero ng pagkain. Pero parang natigilan siya sa walang humpay na panlalait ng iba pa nating mga kasabwat. Baka pwede lumabas ka na doon, doon wala lang kumain. Nakakawala ka ng gani. Naglakad na siya nang makuha ang order. Pero natigilan siya nang muling laitin ang basurero. Pero naman ako ah. Maglalakas loob kaya siyang ipagtanggol ang ating talent? Wala naman kayo na ano eh, kumakain ang tao. Kahit mo, kumakain sila o, nawawalan sila ng gana o.
Kayo na ano eh. Hindi kasi itinoko. Dapat doon siya kumakain eh. Naku, thank you, miss, sa inyong pag-unawa. Tapos yung bungad, ganun agad na parang inaapi. Siyempre, maalala ko parents ko. Siyempre, maano talaga yung loob mo. Ba't napakasosyal naman ng mga taong to? Ba't pinapaalis eh, hindi naman. Okay. Kaya minabuti ko na lang na mag-take out ng food para sa kanya. Para wala na lang gulo. Kasi baka mamaya gulpihin siya, mas kawawa siya lalo. Ito ay lagi nating isinasama, what if yung pamilya ko yung nangangailangan? No, para kung sakaling na sa ganitong situation yung pamilya ko, ako may tao rin natutulong sa kanya. May mga taong likas na mapagbigay. Handang makipaglaban ng pisikalan para sa kapwa. At meron din namang handang mag-abot ng tulong sa nagugutom. Magkakaiba man tayo ng paraan ng pagtulong, ang mahalagay nakikiisa tayo sa pakikipagkapwa-tao. At parating tandaan, ang maliliit na bagay, kung minsay, good news na para sa mga taong malaki ang pangangailangan.